Samantala, makakausap po natin ngayong umaga ang isa sa mga kilalang pangalan pagdating po sa Philippine politics, ang uniko ihiho po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating umupo bilang gobernador ng Ilocos Norte at representante ng ikalawang distrito at senador mula taong 2010 hanggang 2016. Makakasama po natin si Senator Bongbong Marcos. Good morning po, sir. Good morning, Yusek. Good morning, Sec Martin. Magandang umaga sa lahat na nanonood. Opo. Sir, kunin ko na lang po muna yung inyong reaksyon sa naging huling sona ng Pangulo nitong July 26. All in all, where you, satisfied po ba kayo sa speech ng Pangulo at sa mga naging pahayag niya sa mga halagang issues sa bansa tulad po ng COVID-19 response at maging ang maritime dispute sa West Philippine Sea? Sa aking palagay, bagay na bagay yung kanyang ginawa sona as a valedictory sona. Dahil yun ang huli-huli ng magiging sona niya bilang Pangulo. Kaya ang ating ang nakita ko na kaya bagay na bagay yung kanyang ginawa dahil hinili niya ang mga subject matter na talagang mahalaga sa kanya at nag-report na kung gaano kaganda ang naging performance ko, ano na. At kagaya ng ugali ng ating Pangulo, straight to the point, hindi nang i-spin yan eh, hindi napaganda. Sinasabi din niya, and yung gusto ko na sa 6 na taon, hindi ko pa natapos. Kaya binigyan ng trabaho ang Senado at saka ang House of Representatives na kailangan mo pa rin ipagpatuloy itong mga iba't ibang panukalang batas na nun, matapos itong ating nasimulaan. Sa aking palagay, yun ang mga pinili niya talaga yung mga issue, yung mga tanong na mahalaga sa kanya. At yun ang talagang binigyan niya ng kanyang pagkapangulo. That is exactly what a valedictory address should be. And pinapaalala niya sa atin dahil siyempre kung minsan ay palapit na ang hand, kung minsan pag nasa larangan politika ay mabatuhan na lang na nagsasagutan na lang yung magkakabilang panig. Kaya mabuti at pinaalala niya sa atin na sa bukod ng pamumulitika ngayari ay meron pa rin ginagawa na para sa ang ating Pangulo. At yun na nga ang pinahayag niya. Ito yung talagang binigyan ko ng pansin. Ito yung mahalaga sa akin. Ito yung aking nagawa. And that is exactly what the valedictory address should be. Kaya palagay ko na napaalala sa bayan na ito ang aking trinabaho at ito ang aking nagawa. Opo. Sir, speaking of the COVID pandemic, pero sa palagay ninyo ay sapat at nasa tamang direksyon yung ito pong measures na ginagawa natin sa ngayon para po pigilan itong pagkalat ng virus, lalo po ngayon na may Delta variant? Talaga, palagay ko kahit mahirap ang mga iba't ibang bagong protocol at parating na yung mahihigpitan na naman tayo sa status, magkaka-lockdown ulit, ay malaki nang tayong natutunan sa nakaraang isang taon kalahati. Palagay ko yung mga kailangan gawin ay ginagawa. Kahit na nahuli tayo sa ibang bagay, napisan ay mas gumaganda na ang sistema natin para sa pandito sa COVID. Lalong-lalo na, kailangan talagang patapatin itong mga sistema ito dahil itong Delta variant na ito ay talagang masyadong contagious at makawa. At yung mga ginagawa natin noon, baka hindi sapat para kontrahin yung Delta variant. Kailangan natin mag-lockdown ulit, mag-sikip ulit, mag-stricto ulit. Alam natin lahat, lalong-lalo na yung mga gobyerno, na ayaw na ng tao, pagod na yung tao sa kaka-lockdown, sa yung mga quarantine. Kailangan siguro magtsaga tayo. At ito lang ang nakikita nating paraan. Hanggat mabakunahan lahat, ito lang ang nakikita nating paraan na magkaroon ng konting sigla
ang ating ekonomiya. Kailangan natin daan ito, magsakripisyo muna tayo habang wala pa yung kompleto scene natin. At yan ang tanging sagot dyan eh. Mawawala lang talaga yung pag-iisip na pag-aalala sa COVID kapag nabakunahan ng Pilipino. Pero hanggat wala pa yung tinatawag na herd immunity, eh talagang kailangan natin higpitan ang mga protocol. Kailangan natin magstrikto sa taong bayan at makiusan sa kanila na talagang kailangan magsakripisyo, kailangan magtsaga ulit. Madali naman makita eh, kasi pag tinitignan na ginagawa ng mga ibang bansa na maganda naman ang naging performance, eh paano naman ang kanilang ginagawa kagaya sa atin? At kaya palagay ko we are following the correct procedure na. At dahil alam na natin kung ano yung correct procedure. Kaya sa akin, ipapayo natin sa ating mga kababayan, magtsaga lang muna at balikan muna natin yung protocol, yung mask, yung hugas ng kamay, yung social distancing na tinatawag. Lahat balikan natin pero striktuhan natin. Kasi kung talagang striktuhan natin, masigasig ang ating pagsunod sa mga protocol na yan, baka makaraos na tayo, after 2 weeks, baka talagang bababa ng Delta variant. Ganito ang mga nangyari sa iba't ibang bansa, walang dahilan na hindi rin maging successful ito dito sa Pinas. Apo. Alam niyo nung nakaraang taon, isa po kayo dito sa mga personalidad na talaga pong napabalita na nagpo COVID-19. At alam ko po na alam namin na naranasan niyo po ang hirap ng pagkakaroon ng COVID-19. Could you recount to us na yung experience period din pinagdaanan nyo during po nung trying times? Dahil isa ako sa unang biktima ng COVID di Pilipinas. Nahawa ako sa ibang bansa. Galing ako sa Espanya noon. Doon ako nahawa. Pero nakalaking kaibahan na ng response natin. Nakakaawa naman yung itsura ko dyan sa picture na hindi ko akalain ganyan ako kapayat. Pero ganyan talagang effect. Masyado talagang mahirap talaga. Ang ina-atake niya yung baga mo eh. Tapos yun na nga, mawawala yung gana mong kumain. Marami pang ibang symptoms. Naranasan ko lahat yun. Ilang typical na symptoms ay naramdaman ko. Ngunit napakalaki na ang kaibahan ng response ng ating mga frontliners, ating mga doktor, ating mga nurse kaysa sa nung nakaraang taon. Dahil ay na tayong natututunan. Nung Marso ng 2020, halos wala pa tayong alam kung paano ito. Kahit tanong doktor ko mismo, tinatanong ano bang nangyayari, hindi niya masabi-sabi sa akin dahil wala pa tayong masyon. Wala pa tayong mga research na ginawa at wala pang balibalita sa iba't ibang bansa kung saan nanggaling ito. Hindi pa natin alam kung paano treatment, kung paano gagawin, ano yung pinakamainam kung pagmamasdan ninyo kung response, yung treatment na ginagawa nung 2020 ay malaki na ang sa treatment ng nagkakasakit ngayon at mas successful na, maganda na ang nagiging resulta pagka nagkakaroon ng pasyente ng COVID. Ngunit huwag tayong masyadong mag-place it o mag-relax. Dahil ito nga, may dumating na Delta variant na talagang napakabigat, mabuti na lang. Siguro iniisip ng iba, meron na silang immunity, meron na silang vaccination. Ngunit sa aking palagay, kahit na nagkaroon ka na ng COVID, may immunity ka na, kahit na nagkaroon ka na ng shots ng vaccine, kailangan pa rin mag-ingat dahil meron pa ring nagkakasimptoma, meron pa ring pumunta sa ospital eh. At unfortunately, I have to also admit, meron pa ring mga namamatay. At dahil nga itong sa Delta variant, talagang dahan-dahan, umaabot na naman tayo dun sa sitwasyon na napupuno ang ating dal. Kaya't
Yung mga iba na nanganganday, sinasabi nila hindi sila nakakasiguro kung magpapabaksin. Eh, pakinggan ninyo ako na dumaan ako dyan. Hindi niya gustong daanan itong ito. At talagang hindi lamang yung pag, yung nasa na, 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 nagre-recover ka o ginagamot ka pa, habang tumatagal, pa rin kuminsan bumabalik-balik eh. After 6 months, 3 months, meron ka pa rin nararamdaman. Sa awa ng Diyos, me, after 1 year, almost more than 1 year, eh wala na akong nararamdaman. Yung iba talaga nakikita natin na kung ano-ano mga simptomas nararamdaman. Kaya wag na kayong mag-isip. Pagka may pagkakataon na magpabaksin, magpabaksin na kayo. At kung magkaroon, at pag nagbaksin na kayo kahit na yung una, eh wag niyong kaligtaan, wag niyong kakalimutan na balik pangalawa. Dahil yun lang talagang para full effect ng vaccine. At you take it from a former patient, a COVID patient, it is marami talagang malaki talagang epekto sa kalagayan ng katawan ninyo itong COVID. Kaya iwasan natin sa pamamagitan ng protocol, iwasan natin sa pamamagitan ng pagbaksin. Opo. Sir, ilan po sa mga binanggit ni Pangulong Duterte ng SONA, yung pagtatuyo po ng Center for Disease Control and Prevention at Virology Institute bilang dating tinamaan po ng COVID, kayo po ba ay agree dito at kailangan maipasa agad? Sa aking palagay, hindi lamang yung mga specialist na institute. Oro na tayong RITM na matagal nang nandyan, which is the Research Institute for Medicine. Matagal na nasa atin yan. Siguro patibay natin ang kanilang bigyan natin ng mas malaking budget para mas maraming tao, mas maraming makapag-research. Nandyan na siya, nandyan na sila, patibayin na lang natin ang kanilang operation. Sa palagay ko, hindi lamang yung mga research, hindi lamang yung mga virology institute, kung hindi yung buong healthcare system natin na talagang dapat natin balikan. Dahil nakakagulat na sa naraang ilang taon ay hindi na tayo nagtatayo ng mga ospital, hindi na tayo nagtatayo ng mga RHU. Yun ang mga kailangan natin. So, ang sinasabi ng mga ibang doktor, sinasabi nila ng mga researchers, sinasabi nila, hindi na ito yung huli. Hindi pa ito ang huli na magiging virus infection o panic. Kaya kailangan na natin paghandaan yung susunod. Kung mas matibay ang healthcare system natin, mas magiging maganda ang risk natin. Dahil mas marami na tayong facilities, marami na tayong kakayahan, mas malaki na ang kakayahan natin, mas marami ang ating karunungan para labanan kung ano man ating sa kasunod ng COVID. Kaya sa ngayon, umaasa pa tayo sa research ng mga iba't iba. At sa aking palagay, meron talagang pangangailangan na patibayin yung healthcare system. At siguro yung CDC, yung Center for Disease Control, yun ang mamumuno sa lahat ng lahat issue tungkol nga dito sa research, sa mga bagong sakit, sa possible na pandemic. Ay talagang kailangan na natin yan dahil nakita na natin ang weaknesses doon sa healthcare system na tugunan na natin at patibayin na natin yung mga area na yon. Opo, sir, puntahan ko lang po yung ilang tanong ng ating mga kasamahan sa media para sa inyo. May tanong po si Arian Meres na reporter.world. Ito po tanong niya, a recent Pulse Asia survey show that you are among the top 3 probable candidates for president in 2022. Are you planning to run for president? If not, what post are you planning to seek in the elections? Wala pa yan. Lagi kong sinasabi, siguro nakukul sa akin yung mga reporter, pero pag tinatanong sa akin, lagi kong sabi, ang lagi kong sinusundan na prinsipyo ay keep your open. Dahil marami pang mangyayari mula ngayon hanggang sa filing sa October, hanggang October 8. Tapos baka magkasabi pa.
hanggang November, December. Marami pang so marami pang mangyayari at kailangan natin pag-aralan ng mabuti. Hindi natin alam kung sino pa ang magiging kandidat. Ilang pa lang ang talagang nag-proclaim na sila'y tatakbo. Si Senator Ping ay sinasabi niya talagang tatakbo siya. Si Sen. Manny Pacquiao, parang ganun din ang kanyang binaba kahit na hindi na ina-announce, mukhang ganun ang galaw niya. Pero kung doon eh, wala pang nagsasabi, pati ni mga vice president, wala pang nagsasabi. Kaya dahan-dahan magiging maliwanag yan pagdating ng panahon. Kaya sa aking palagay, titignan muna natin kung ano ba ang magiging sitong ano ba ang takbo ng panahon. Lagi kong ipaulit-ulit ng halimbawa dito sa Pilipinas ang bilis ng takbo ng eleksyon, ang bilis ng takbo ng politika. Kaya baka magdesisyon ka na mas masyadong maaga, magbago ulit, kamali ka ng desisyon. Kaya kailangan gamitin yung buong oras na meron na sa atin para magkaroon tayo ng desisyon para sa darating na halalan. Apo, tanong naman po ni Lanes Kapanti, News Online. And are there circumstances that would make you run for president in 2022? If so, what are these? The usual, it is the usual thing that you see that there's a solid support for you and that, you know, a presidential campaign is not run by itself. Makarami kang kasama, you have a vice president, you have senators, you have governors, you have mayors. Yun ang unang tignan. Ngayon, the alliances are becoming very important. Although ang aking tendency sa akin is to go down to the grassroots and talk to leaders. Kasi ibang tingin ko sa mga survey. First of all, I try to go down to the grassroots level para malaman kaya magandang numero mo sa survey, totoo ba yan? So kailangan malaman kung yan. Tapos kung yung mga local leaders handa ka bang tulungan, sila ang magdadala ng boto, kung sakali man sila yung magkakamit sa'yo. So if you have all of that and you feel in context of whatever else is happening na may paraang manalo, that is a way to win, then that's when you run. That's when you head and run. Pero until that is clear, it would be premature to make kind of decision. Apo. Mula naman po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror na halos kapareho rin po ng tanong ni Vic Tahod ng DZAR 1026 Sunshine Radio. If you become the president, what do you have to offer sa bansa daw po, sa country? Kampanya na ito. Well, I like I was talking about, pinag-usapan natin, nabanggit ko na rin yung mga sir. Ang aking pagtingin diyan, pagbasa diyan sa mga survey, pag sinasabi, oh, magandang numero mo, ang tingin ko diyan yan ay parang kasi maaga pa hindi pa yan yung hindi pa iniisa, ito yung mga iboboto ko. Ito yung mga naiisip nila. Kung magandang numero sa survey, ibig sabihin, may tiwala ko sa'yo. Yun ang pinaka-importante para sa akin. Sa aking palagay, na may tiwala ang tao sa'yo dahil naranasan na nila ang pagtulong mo, ang servisyo mo, sa servisyo publiko mo sa nakaraan. I have been in politics since very early on in my life. Most of my life, nasa politika ako. At nakikita naman ng taong bayan kung ano yung ginagawa ko. At sa aking palagay, sa naranasan ko, ay marami na akong maidudulot na may bibigay na servisyo. Dahil lalo ngayon na napaka-importante nasa gitna ng pandemic, bagsak ang ating ekonomiya dahil nga sa pandemic, kailangan na meron tayong maibigay na magandang plano para andahin ulit ang buhay ng ating mga kababayan. At sa aking palagay, sa naranasan ko nga, sa aking pag-aaral, sa aking serbisyo,
ay marami na tayong mabibigay na lusyon dito sa bagong sitwasyon na ito na hindi pa dinaanan ng kahit na sino, kahit saan sa mundo. Kaya kailangan we have to be thinking about solutions which are global in nature but are local in effect. That is what we are looking for now. And I believe that that is something that with my experience, I will be able to provide. Opo. Sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin, former Senator Bongbong Marcos. Keep safe po at mabuhay po kayo. Mabuhay kayo. At bago tayo magtapos, kailangan magpadala ng congratulations sa ating silver medalist na si Nesty Petersio. Nakakatuwa na sinasabi nga namin itong mga ating mga atleta nasa Olympics ngayon na napakagandang kanilang mga performance. So na yata si Peter, may gold na tayo. Ngayon lang tayo nagka-gold. Kaya sa gitna ng pandemya, sa gitna ng kahirapan na tinudulong pandemya natin, the pandemyang ito sa atin, ay may pinagbibigyan naman tayo. Meron tayong laging nakakatuwang balita at nakaka-proud. Nakaka-insight ito mga ating mga atleta. Sana yung mga susa atlete mas matulungan pa tayo para mas maganda pa ang resulta. So congratulations, Nesty Petersio. Thank you for the honor that you have brought to our country. Thank you very much. Maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat ng nakikinig. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po.